I'm sorry. That's not true. Nagsisinungaling. Ito ang reaksyon ni Attorney Alma Malyonga kay Roxanne Acosta Cabanyero na naghain ng panibagong kaso ng rape laban sa kanyang kliyente na si Vong Navarro. Pero tiwala silang hindi na aabot sa korte ang isinampang kaso ni Cabanyero. Palagay ko, hindi na tayo aabot nun. It will not require us until March 13. We are prepared to stand and say this is a baseless complaint and we are going to do it as soon as possible. Malaking tulong umano ang salaysay ni Vice Ganda kung saan nakasaad na magkasama sila ni Navarro noong April 24, 2010, ang gabi ng di umano'y rape ni Cabanyero. He violated me. It was a crime. He raped me. Vong is very confident he is not a rapist. Bibweltahan umano ni Vong si Cabanyero na sasampahan niya ng kasong perjury at libel. Maging sina Cedric Lee at Denise Cornejo. Vong will not be a punching bag. Sobra na naghahanda ngayon, nasampahan na ng kaso. Hindi na nagulat ang kampo ni Navarro sa paglantad ni Cabanyero at inaasahan nila na may mga susunod pa. Naniniwala si Malyonga, strategiya ito ng kampo ni Cedric Lee at Denise Cornejo. What they're doing now is pure diversion. Let us destroy Vong. Una namang giniit ng abogado ni Cabanyero na hiwalay ang kanilang kaso at wala silang koneksyon kina Lee. Sinisikap pa rin naming kuna ng pahayag ang kampo ni Cabanyero sa ihahaing kontra-asunto ni Vong. Sa pahayag naman ng Miss Bikini Philippines, giniit nilang wala itong anumang nalalaman sa isyu ng panggagahasa kay Cabanyero. Base sa kanilang record, naging kandidata nila noong 2010 si Cabanyero at nagkaroon ng guesting sa It's Showtime ang mga kandidata ng Miss Bikini Philippines. Pero wala silang nalalaman na naging malapit sina Vong at Cabanyero matapos ang show. Hindi rin umano sa Astoria Plaza o malapit sa nasabing hotel na kabilit ang mga kandidata noong April 24, 2010, taliwas sa affidavit ni Cabanyero. Bukas haharap muli sa DOJ ang mga kampo ni Navarro, Cornejo at Lee para sa huling araw ng preliminary investigation.